Ay ng TikTok account na bigyang babala ang publiko sa posibleng job scams online. Ginagamit na rin kasi umano ng mga sindikato ang social media para makahikayat ng mga aplikante. Nauna nang naibalitang may mga 8 Pilipinong na biktima umano na magtrabaho sana para sa crypto syndicate sa Cambodia. Kaugnay po niyan, alamin natin ang iba pang issue sa Bureau of Immigration mula kay Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng BI. Ms. Dana, magandang morning po and welcome to Sakto. Good morning po sa inyo. Oh, may TikTok pala kayo, ibig bang sabihin eh, sasayaw ka na rin? Wala. Sayaw ang mangyayari sa TikTok na to. Sumasayaw kami dito. Nod na lang ako. Sa TikTok, anong aasahan ng ating mga kababayan nun? Tsaka bakit TikTok? Mm-hmm. More of information dissemination. Kasi ngayon, itong mga illegal recruiters, itong mga human traffickers, are really using social media, itong TikTok, Facebook, social messaging accounts kagaya ng Telegram to recruit the young urban professionals. Iba na ngayon, Johnson, hindi na yung kagaya dati na nung nagbabarabarangay at nag-iisa-isa ng mga bahay. Ngayon, online na po yung mga recruitment and yung mga professionals na talaga yung mga tinatarget nila. So, through this initiative, we're trying to reach out to more people, to the younger generations, para po maparating sa kanila yung information that these scams, these job scams, are existing hanggang ngayon. And they are being targeted actually by these job scams. Anong modus ng mga sindikato gamit ang social media? Yes, doon po sa social media mag-o-offer sila ng mga trabaho abroad. Kunwari, call center, BPO, and they will offer ang price range usually ng offers nila for salaries nasa 30 to 40,000 minsan in dollars, so $1,000 yung inaalok nila. So it's really tempting para sa mga young urban professionals natin na minsan nakikita that this might be an opportunity for a good job abroad. Pero nakita po natin dun sa mga na-repatriate na talagang this is a modus. Kasi pagdating po nila dun, apparently it's a cryptocurrency scam. So sila po, victims na sila, pinaghahanap pa sila, required silang maghanap ng mga biktima. Parang online dating site that they would invite foreign nationals to kumbaga mag-invest dun sa cryptocurrency scam. Pag wala silang na-scam, wala silang na-invite na mag-invest sa cryptocurrency scam, they are subjected to corporal punishment. Ang kwento po sa amin, Johnson, is pinagbubuhat sila ng timba ng tubig, pinapatakbo sa basketball court ng may buhat-buhat na timba ng tubig. Merong mga victims na literally sinasaktan, wini-whip, merong kinukuryente. So medyo mabigat sa umaga, but these are realities that are happening to professionals. These are professionals, they're like you and me, na naghahanap lamang siguro ng opportunity abroad, pero they end up in this modus na nalulubog sila dito sa modus na ito. Para lang sa kaalaman ng mga nanonood sa atin, Ms. Dana, ano ba talaga ang main na trabaho or mandato ng mga immigration personnel? At saka ano ang kakayahan ng isang immigration personnel para i-profile yung tao na posibleng baka biktima ng sindikato o kaya hindi naman yun talaga ang layunin niya na lumabas ng bansa? Yes, two-tier yan. Ang unang tinitingnan, of course, ng immigration officers, yung foreign nationals that are coming into the country, kung ano po yung kanilang purpose of travel. At the same time, as part of the Interagency Council Against Trafficking, tayo po ay nagde-detect sa borders ng mga instances of human trafficking and illegal recruitment. Tinitingnan po natin yan, to put it simply, we use triangulation. So, basically, yan tinitingnan po natin, yung kanyang pasaporte, yung kanyang mga dokumento, yung kanya pong statement, ano po yung sinasabi niya as compared to the documents na pinipresenta niya at yung kanyang demeanor, kung paano siya kumilos, paano po niya sinasabi yung mga ganitong statements niya. If there is a inconsistency doon po sa tatlong yon, then it's a prompt sa immigration officer. Yun po yung tinatawag natin na red flags, na merong inconsistency doon sa tatlong yon. And it's a prompt for the immigration officer to ask further questions and subject siguro the person to secondary inspection. Ay po, paano kung kinabahan lang? Yes, makikita naman po natin yon. Sometimes kinakabahan lang. It's normal na kinakabahan lang po. But ang tinitingnan natin really is the documentation, the person. Kasi pag na-isolate natin na kinabahan lang siya, pero tugma naman lahat ng mga documentation niya, doon po sa kanyang mga sinasabi, then pwede naman po, wala pong problema. Merong kamo kayong na-intercept recently na posibleng biktima ng sindikato, saan sila papunta at yung na-arresto or na-intercept,
Anong profile nila? Yes, ito pong there were 4 victims na na-intercept po natin sa NAIA. These are papunta po sa Thailand. Yun po yung initial presentation nila. And they were saying that they are employees of a travel agency. They were marketing employees of a travel agency. And may kasama po silang a female na yun po yung kanyang courier. Yun po yung nagbibitbit sa kanya. And yung female po na ito, may kasamang anak. May kasamang bata. It's really surprising kasi yung mga ganito pong schemes are trying to make it look like it's a legitimate travel kasi these are all from one company. Tapos these are may kasama silang tao, person na may bata. So it seems like a legitimate travel only to find out po na the true purpose is really for work. Tatalon sila to Cambodia. Perhaps to Myanmar then, to work in this cryptocurrency syndicate. Alright. Since mag-Holy Week na rin naman, Ms. Dana, usually ang dagsa ng mga pasahero, yung paalis at parating, sa mga ganitong panahon, anong preparations ng Bureau of Immigration? Baka naman nag-leave ka na. Hindi, bawal. Bawal pong mag-leave yung mga frontliners po natin ngayon. During the peak season, yung peak season natin, usually niyan March and April, tumataas yung bilang. Ngayon po, naglalaro lamang sa mga 38,000 yung bilang ng arrivals and departures natin. But we're seeing that this might increase ngayong summer season kasi there are so many foreign nationals na malamig sa kanilang lugar, winter sa kanila, and they want to enjoy the weather here in the Philippines. So sa amin po, sa immigration, una, hindi po muna pinapayagan yung ating frontliners na mag-leave habang peak season natin. Of course, we are maximizing our manpowers. And we also have a new batch of immigration officers that are set to graduate the Philippine Immigration Academy para ma-deploy po natin yan agad-agad sa frontlines para makatulong po dun sa marami pong babiyahe. Speaking of manpower, ilan ba personnel lang immigration? Sa dami ng pasahero na pumipila sa immigration counter, doon nagkakaroon ng problema eh. Iilan lang daw yung personnel ninyong nag-aasikaso sa ugod ng haba ng pila. Well, sa atin naman po, minamaximize po natin yung manpower natin. So we're making sure po na lahat ng mga counters natin are fully filled. So pinupuno po natin lahat ng mga counters natin. And we also have a rapid response team. Meron po tayong team na itinalaga na kung sakali pong kinakailangan ng additional manpower, may absent, or kinakailangan po ng karagdagang tao, is meron po tayong ide-deploy doon na added manpower. We are also coordinating with the airport authorities for the expansion of the immigration area dahil malaking bagay po na maluwagan po yung immigration area, lalong-lalo na po sa Terminal 3 para makapagdagdag po tayo ng mga added counters para makapag-deploy po tayo kasi kung limited lang po yung counters, that's the maximum immigration officers that we can deploy. But ngayon po, we will be adding more immigration officers pag nadagdagan din po yung counters. Ms. Dana, suki ng immigration to eh. Si Tito Jeff may tanong daw sa'yo. Ayan. Ma'am. Ma'am, kasi di ba may mga nagsasabi na dapat 5 hours before na raw papuntang airport at kasalanan pa raw po ng pasahero kapag sila'y naiwan ng eroplano dahil po sa haba sa immigration. At nakikita naman po natin, ma'am, no, punong-puno naman yung mga kumbaga stalls ng immigration, may nakatao po talaga. Yun lang yung spasyo, parang talaga maliit po sa dami ng pasahero. Ano pa po, ma'am, ang pwedeng magawa para po siguro mas mapabilis at marami po yung napipilitang mag-rebook dahil nahuli, hindi po umabot sa kanilang boarding gate. Yes, yun po yung isa namin sa pakikipag-ugnayan namin with the airport authorities, yung to expand the immigration area. It's really going to help add counters and makakapagdagdag po tayo ng immigration officers. Usually po yung 3 hours before is enough. As long as po kapag ka-check-in natin, once makapag-check-in po tayo, diretso na po tayo sa immigration counter. Siguro po yung pamamasyal muna at saka pag-ikot-ikot po sa terminal, i-defer na lang po natin yan to another day or we can go earlier kung gusto po nating mamasyal doon po sa loob ng terminal. But normally po, 3 hours before, upon check-in, diretso na po sa immigration counter. Meron naman pong mga employees of the airline na ina-assist po yung mga final boarding na po, yung mga boarding na po na passengers para mauna naman po ito doon sa pila. And we allow this naman po, meron po tayo mga special lanes for that para maalalayan po yung mga magbo-board na po ng mga passengers.
Oh, si Chang. Ma'am Dana, paano daw po dun sa mga first time na babiyahe ulit matapos ang halos tatlong taon, gaya ni Chang Ami? Parang may bugot pala ako eh. Ano po ba mga kailangan? Yung mga pipirmahan? Kasi yung anak ko po, tatlo. So ako pipirma lahat ng mga papeles nila. Siyempre, nanay na naman, di ba? Paano po pag ganun, Miss Dana? Ano po bang mga paghahandaan? Yes, upon check-in po, kung tayo po ay turista, pinagsusulat po tayo ng departure cards. But soon po, I don't want to preempt any announcement, pero soon po magkakaroon na po tayo ng e-departure cards din. Pero hindi ko po muna pangungunahan yan. So yun na pipirma? Yes, para po makabawas dun sa mga sinusula. Launch ng e-departure cards para po dun sa mga bumabiyahe para mabawasan din po yung mga sinusulat nila. For arriving naman po, meron po tayong e-travel platform. Ganon din po yung konsepto. Similar sa ibang bansa. Instead po of writing dun sa arrival cards, dati po napakadaming sinusulatan kapag bumabiyahe. Tatlo-tatlo po yung sinusulatan. Ngayon po, they are integrated into one platform. It's e-travel.gov.ph. Yung po ang i-download. Website po siya. Mag-fill out lang po tayo doon sa website na yon. And then, integrated na po yan for Bureau of Quarantine and Bureau of Immigration and soon po, Bureau of Customs. Kasama na rin po dyan sa platform na yan. Opo. At isa po sa mga controversial ngayon ay yung nag-viral sa social media na post ng mga placards po sa airport. Bawal pala kayong picturean? Actually, ito pong... Ano bang legal basis nun? Well, ito pong policy na to has long been a policy of the Bureau. Matagal na rin po yung mga signages, mga similar signages sa ating mga paliparan. Siguro po nahahighlight lamang because of the recent issues. And this is also a practice of most airports worldwide. Karamihan po, there are also even some airports po na fine yung mga tao po that take photos and videos in the area. But sa atin naman po, we are trying to do it in a more friendly approach. That's why po ipinag-utos din ni Commissioner Tansingco to take down muna itong mga signages na to. Tinanggal na. Tinanggal po muna itong mga signages na to para po siguro ma-review. Ibig sabihin, pwede na mag-picture. That's the policy remains po. Policy remains. Even not just in the Philippines naman po, but even in other countries. But siguro we need to have a more friendly approach to it para po din sa turismo natin. Of course, we want to be seen as a friendly country, yung ating hospitality. Po mapakita. So we need improvements din po siguro on these signages. Opo. And lastly, Ms. Dana, dun sa issue ng Salili case, yung biktima ng hazing, meron na bang immigration bulletin na inilabas ng BI? Sa ngayon po, wala pa po tayong nakukuhang order from the competent agencies para po ilagay ito sa ating derogatory record. But immediately naman po, kung tayo po ay makatanggap, halimbawa po ngayon, pagbukas po ng mga opisina, makatanggap po tayo niyan. Immediately po, we can include that in our system sa ating derogatory record, which is accessible po, makikita po yan sa lahat ng airports and seaports na maaari pong daanan ng mga passengers na ito. Ibig sabihin, pag naka-watchlist ka, anong mangyayari sa'yo? Iba't iba po yung reason kung siya po ay ilagay po sa ating derogatory record due to a warrant of arrest. Yan po ay ito-turnover po namin sa kapulisan para po i-implement ang arrest. Halimbawa naman po, ilagay po siya ng korte doon po sa ating hold departure order. Hindi lang po natin siya papayagang makaalis para harapin niya po yung mga kaso niya dito sa Pilipinas. Alright. Maraming salamat, Ms. Dana. At sa punto po ito, sasayo na po tayo. Ipapalagay ko si Ate Josie sa watchlist din. Thank you, Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Abangan po ninyo siya sa TikTok. Thank you, Ms. Dana.